guys, munti ko na makalimutan. Nagluluto kasi ako. Munti ko na makalimutan, may kamatis nga pala yung munggo. So, maghihiwa muna tayo ng munggo. Ay, ng munggo, ng kamatis. Tumawag kasi si Emma, guys, eh. At muntik na siyang dimakasakay dun sa bus. Parang nalitata yung bus. Tumawag siya, nga, ihahatid ko sana. Pero maya-maya, nakabihis na kami ni Zion, sabi niya, okay na raw, at nakasakay na raw siya sa bus. So anyway, kamatis nga pala. Sabi ko na eh, parang may nalilimutan ako sa pagluto ko ng munggo eh. Parang may kulang. Oh, wait lang, magluto si daddy. Pagising ka sa umaga, minsan wala na si Emma. Buti nga lang guys, yung schedule ni Emma ngayon, ano na siya eh, tanghali. Hindi ka tulad dati, pinakamaaga niya, alas 8, so aalis siya dito, mga before 7, dapat makabiyahe na siya. So, basic lang ako magluto ng ano guys, ng munggo. Tapos mamaya nga pala guys, after natin magluto, shovel na naman tayo. Kasi kahapon, hanggang kaninang madaling araw, tuloy-tuloy yung snow. Buti na lang, hindi siya ganun kalamig guys. Hanggang ano lang siya, minus 13 to 17 lang siya. Doon na siya naglalaro. Sa amin kasi guys, dito sa Calgary, yung mga ganung minus, pinakasabi natin 17, minus 17. Baga parang hindi siya ganun kalamig eh. No? Parang kasi nga meron doon natawag dito na Chinook wind. So, nakokontrol yung lamig, no? Unlike sa ibang provinces, like yung sa Vancouver, guys, iba yung lamig talaga doon. Mas, alam niyo, ewan ko ha, mas based doon sa experience namin, no? Mas parang, mas masakit sa balat. Kasi nga, malapit sila sa dagat. As yun, lagay lang ako ng talong at saka spinach. Yun yung ilalagay ko. Yung spinach kasi, guys, sa amin, para kahit saan pwede. Sinigang, kung ano pa man. Siya yung parang kangkong sa atin, no? So, kami ni Emma, yan yung ginagamit namin, spinach. Spinach! So, di ba? Yung spinach, no? So, ito yung lalagay natin, sama natin. Dahil wala tayong talbos ng sili. Di ba? Pag, alam ko, pag kamunggo, talbos ng sili. So, ito na lang lagay natin. Pati lang. Okay guys, may update ko na lang kayo kung anong klase yung niluto kong munggo, no? Actually guys, marami akong nilagay na baboy dito. Ginisa ko siya kasi para at least hindi na kami magprito ng isda or pork chop. Doon na lang, samasama na lang sila. Kanya-kanyang trip lang naman yan eh, di ba? Okay guys, so tatapos na natin magluto. Mamaya ako napakita sa inyo yung, ano, yung niluto natin munggo. Pero ngayon, shovel naman tayo. Wala. Ah, nag-i-snow pa rin ba? Parang may snow pa rin. Grabe. Kapal oh. Yan yung sapatos ko guys. Ulubog. Dami na naman. Ah, my God. Ganito na lang ba tayo lagi guys? Araw-araw na lang tayo nagsishovel. Ay, nako. Hindi ko alam kung saan ko na maumpisahan. Yun lang, yung sasakyan ko. Kinuha muna. Kasi kanina, pag uwi ko madaling araw, chinek ko, mag-i-stop na yung snow. Pero di ko na-expect na meron na naman. Kasi dito nagbabago-bago yung weather talaga guys eh. Minsan, hindi tutuloy. Yung pala, meron na naman. Yan, pero bis lang naman. Ayan o, sububong natin. Pero mamaya ko na lang eh. Kaya na ng blower ko yan. Ay nako. Yan yun naman oh. Ay nako. O sige guys. Shovel muna ako. Buhay Canada. Buhay Canada. Pero buti na lang din talaga guys, hindi siya katulad nung unang shovel natin dito na talagang sobrang lamig. Ngayon eh okay pa. Okay, stand natin.
agad guys. Sakit dito sa likod. Kaya syempre, umuyo ko ka, no? Tulos ipon ko. Lamig. Ay, naka. Ito pa guys. Itong part na to, yun na lang. Konti na lang to. Ayan siya. Okay na yan. So nakakapagod guys. Okay guys, so tapos na tayo. Yan, pwede na tayo pumasok ulit sa loob. Ayun, so katatapos na natin mag-shovel, no? Ay, kapagod. Ang problema lang talaga guys sa pag-shovel yung ano, yung sa likod natin, syempre nakayuko ka, masakit dito sa may bewang natin. Siguro mas maganda yung shovel yung mas mahaba, no? Kasi itong shovel kasi namin na to, ano yan, galing pa yan dito sa landlord namin, hindi pa kami talaga bumibili ni Emma. Pero titingin ako baka may mas mahaba para at least hindi ako yuyuko. Kasi ang hirap din talaga guys. Kaysa sa mga problema yan dito guys sa Canada eh, pag ganito yung mga mas snow talaga, kailangan mo talagang linisin yung tapat mo eh. Unlike dun sa unang bahay namin, dun sa malapit sa Chinook, no? Meron kaming admin dun si John. Ayan. Shoutout sa iyo John. Ayan. So siya yung ano talaga dun. Ang sipag din talaga ng tao na is yung buong building guys siya yung nagsushovel nun. Harap, likod, lilinisin yun. Kaya medyo struggle talaga dito guys sa Canada kapag snow. Kaya nga nung lumipat kami dito guys, isa yan sa mga inunod talaga namin. Sabi ko, yeah, nakupatay. Sabi ko kasi yeah, dyan na yung mag-start tayo mag-shovel. Kasi kailangan talaga dito guys. Especially sa harapan natin. Ano, yung pinakita ko kanina. Ay, hindi ko alam kung pinakita ko sa inyo kanina. Yung nasa harapan. Kasi yung pansin may nadulas dyan. Yari. Upa na yung laro ni Zion. Tapos mamaya, pasok na naman. At least one, ano na lang, one night na lang guys. Off na natin ulit bukas. So makakapagpahinga ulit tayo ng mahaba-haba. So, say hi ka. Hi. Ayan, so yun guys, mamaya ulit. Okay guys, so kakain na kami ni Zion. Tingin natin kung masarap yung luto ko na, ano, na munggo. Bala ko nga sana guys, ano eh, mag-prito pa ng isda. Pero marami kasi ako nilagay na karne dito. Yun yung ginis ako kasi. Para at least isang anuhan na lang lutuan. Sayang din kasi kung magluluto na naman ako ng isda. Doble lang yung ano natin, makukonsumo natin no, sa ulam. So, okay na yung mga ano, karne. Kain na tayo. Tapos mamaya, pasok na naman. Pero isang gabi na lang naman guys. Kaya okay lang. Tsaka kagabi, ano, halos wala kaming ginawa. Chill na chill lang kami kagabi. Pag Wednesday kasi guys, ng ano, ng madaling araw, or sabihin natin Tuesday kasi kami pumasok eh. Ano talaga siya, slow siya, hindi siya ganun ka, ano talaga, karami ng orders, kaya ilan lang yung tag isang, dalawang outbound, isang inbound lang kami kagabi. So, mabilis lang namin natapos ni ano, yung feds. Ayan. So, nadagdagan na kami guys sa panggabi. Shoutout sa'yo feds! Ayan. So, ano na siya. Pero, dapat talaga kami yung magkakasama talaga sa panggabi. Kami nila, feds. Pero, ano kasi, medyo nagpa-delay siya ng konti. Kasi, hindi ko alam yung reason niya eh. Kung medyo, kung bakit siya nagpa-delay. Pero, ayun, itong pumasok itong January nga, yun, nagsabi na siya na gusto niya na ulit magpanggabi. Ayun. So, yun, kami talaga ulit yung magkakasama, tatlo. Ako, si feds, saka si Kuya Darnell. Yung team ngayon. Tsaka syempre yung team lead namin si Marisa, yung babae. Kaya okay yung team namin pag panggabi. Tsaka yun no guys no, hiring kami. Hindi ko alam kung ilan yung kailangan namin sa panggabi, parang tatlo o apat ata. Kaya yun, pwede kayo mag-try guys mag ano, open pa rin naman siya ngayon. Actually maraming na ano eh, maraming nag-apply. Sabi sa amin ni Austin, madami, marami nakapila. Pero siyempre, paswertehan lang din tsaka siyempre sa ganda rin ng ano, ng resume natin. At doon naman makikita ni Austin yun eh. Ayan. Kaya subukan nyo lang guys, subukan nyo lang. Okay. So, kakain muna kami ni Zion.
papi-papi. Ang tawag ni Sain guys sa pag any pagkain, papi. Yan ang tawag niya. Parang napadami ata yung kanin ko, ah. Sensya na guys, medyo mali. Napadami yung ano ko. Hindi, sabagay, dalawa kasi kami ni Sain dito. Ayan, oh. Oh, yan na yung munggo natin, guys. Ayan yung mga, ano ko, karne. Nilakihan ko na. Pero dapat talaga konti lang yan, eh. Ayan, so, kami na ni Sain na natin na kami. Subukan ko na lang siya. Okay? So, papi tayo? No. I don't know. Sabi mo ko nina, papi. Oh, hold mo yan. Sige, salita ka. Salita. Oh, siya daw magbo-vlog. Oh, say hi. Hi. Welcome to my vlog. Sige mo. Hindi. Welcome to my vlog. Ayan. So, eat na tayo. Eat na tayo. Ah, dun tayo. Dun kita. Subuhan kita dun. Dito tayo sa upuan. Subuhan kita. Ayan. Gusto niya kasi guys ni Zion yung mga sabaw-sabaw. Ay! Put mo lang yan. Gusto niya yung mga sabaw-sabaw eh. Tsaka gusto niya kanin lang. Ibang klase itong bata natin. Ay, nako. Buhay. De, enjoy naman kami dito sa Canada, guys. Totoo lang. Kasi nga, syempre, kasama ko pamilya ko, si Zion, si Emma. Kaya happy kami. Huwag mo, ano yan, huwag mo susulat sa pader yan. Yari tayo sa kay, ano, sa may-ari. Okay, so kain muna kami guys, tapos mamaya kwentuhan ulit tayo. Ayun, katatapos na natin kumain guys. Ay nako, may snow pa rin talaga oh. Walang tigil. Doon sa tapat guys, nakikita ko may nagsushovel doon oh. Babae. Ang kapal na ng yelo oh. Ay nako. Nakakalungkot yung ganyang ano, no, panahon. Hindi ko makalabas. Kaya dito buhay talaga namin dito. Ano lang eh. trabaho, bahay, grocery. Yun lang. Ikot-ikot lang ang buhay namin dito. Then kami ngayon ni Zion. Kami magkasama ngayon. Kasi nga si mami niya ay nasa school pa. Alas 5 pa ata ang labasan ni Emma guys. Kaya sakto yun. Pagdating niya naman dito, ako naman yung aalis. Ayan. So bali kahapon pala guys, no? Ang nangyari sa amin ni Emma, setup namin ni Emma kahapon. Kasi meron siyang inatenda na ano, ako sa mangs. Basta sa school niya rin. ang out niya kagabi is alas 6. So di ba pasok ko alas 6. So ginawa ko, nag-advance ako ng Sunday ng isang oras. Kaya pumasok ako kagabi alas 7 na. So okay lang naman yun ganun sa amin. Pwede kang mag-adjust. Basta magsasabi ka lang sa, syempre sa manager namin. Tsaka dun sa team lead namin. Kaya medyo okay talaga din dun sa amin. Baga hindi ka may hirapan magpaalam. Ayan. So yeah, that's good. Yun. Yun lang. Yun nga guys, no, kwento ko na lang din sa inyo. Alam nyo, karamihan talaga dito ng mga especially mga kapwa natin mga Pilipino, no. Kapag mga ganitong panahon, especially pagpapasok yung winter talaga, ang ginagawa ng iba, umuwi ng Pilipinas sa mga citizen na, at saka yung mga retired na, ganun. Yun yung mga ginagawa nila. Actually, may kilala ako niya, may tita akong ganyan. Taga Toronto siya. Ang ginagawa niya, pagka mag-winter na dito, 6 months na siya, uwi na siya sa Pilipinas, 6 months na siya doon. Then after niya doon, balik ulit siya dito. Ganun lang, pag ganun-ganun lang siya, pa-switch-switch na lang siya. Kumbaga yung, oo, sabihin natin, magastos, pero ano siya, syempre, retired na guys, no? Kaya hindi na iniisip yung pera talaga. Kumbaga, ini-enjoy niya na lang yung buhay niya. Dito kasi guys sa Canada, once na settled ka na talaga, tapos retired ka na, nagpe-pension ka na, so hindi mo na rin iintindihin yung gastos eh. Kumbaga, ang gagawin mo na lang is magpakasaya, enjoy mo yung buhay mo. Kagabi nga, nagkakwentuhan kami ni, ano, ni Kuya Darnell. Kasi si Kuya Darnell guys, ano na yan, medyo may ano na rin, kaidara na rin naman ng konti. Mas 50 plus, ganyan. So sabi niya, nabanggit niya sa amin ni Feds, sabi niya parang,
Siguro mga 5 years na lang, sabi niya magre-retire na rin daw siya. Kasi syempre pagod na rin siya. Parang dalawang dekada na ata si Kuya Darnell dito sa Canada. Hindi ko sure kung dalawa o tatlo. Kasi basta guys, matagal na siya dito. Siguro mga dalawang dekada na si Kuya Darnell dito. Hindi ko matanda kung ano yung exact no, na taon, pero panagkukwentuhan kami. Syempre dumating din sa point na talagang sabi niya nagpapagod na rin daw siya. Tapos mas pipiliin niya pa rin yung Pilipinas syempre. Tapos pag ganitong mga panahon, yung mga ganito kalamig, talagang mapapamura talaga siya. Talaga sabi niya, grabe talaga. Especially dito sa Calgary, ano? Kasi depende naman sa provinces yan, guys. Actually, may mas malamig pa sa amin. Hindi lang Calgary. Meron pa dyan, mga Winnipeg, Regina. Yan. Mas medyo malalamig pa yan, yung mga part na yan. Sa amin, malamig pa rin, pero hindi kagaya nila. Tapos, kung gusto nyo rin talaga na maging hawa ang buhay nyo, doon kayo sa Vancouver tsaka Toronto. Kasi maganda ang weather doon. Medyo mataas na talaga yung cost of living doon. Pero yung sa weather, guys, okay naman. Pero I think ngayon, ha, sa Vancouver, nag-i-snow na naman. Nakita ko yung mga kaibigan natin doon, ha, mga nagpo-post sila, na parang ang kapal din ng snow. Anyway, so balik tayo sa topic, no? Yun nga, sabi ni Kuya Darnell na parang siguro mga 5 taon na lang daw siya. At least dito, guys, na-settle niya na, may bahay na sila. Yung mga anak niya, okay na rin. I think parang nagtatrabaho na rin ata yung dalawang anak niya. So at least pa parang stable na rin. Kumbaga, sabi nga niya, yung bahay na binili nila, although nagbabayad pa rin naman sila, para sa mga anak niya na lang din daw. Kumbaga sa kanya, kahit papano, pag umuwi siya ng Pilipinas after 5 years, so meron siyang makukuha kahit papano. Meron siyang pension. Yan. So yun yung mga ginagawa ng mga iba kababayan talaga natin dito, guys. Especially yun nga, pagka mga citizen na sila, retired na sila, so ini-enjoy na lang nila yung buhay nila. So para makaiwas ka para makaiwas ka sa mga ganitong trabaho, pagka magsushovel ka, sobrang lamig, uwi ka ng Pilipinas, ganun ang ginagawa nila. Then pagtungtong ng summer na sa Pilipinas, syempre mainit na doon, ayaw na nila ng mainit doon, balik na ulit sila dito. Kasi dito baliktad, pag summer na sa atin, medyo papasok na yung fall. So, kaya ginagawa nila pag ganun-ganun na lang. Kaya yung tita ko talaga nakakaingit din . Pero syempre guys, dumaan din naman sila sa hirap din talaga. So, based nung nagkwentuhan kami before, nung bago pa lang kami pumunta rito, talagang senior niya rin sa amin ni Emma yung experience, especially si Tito, yung asawa ni Tita nga. Nagsimula rin talaga sila sa umpisa talaga na talagang struggle talaga guys. Nung based na kinakwento nga nila sa akin or sa amin ni Emma, nung bago pa lang siya dito, halos parang ilang linggo ata silang hindi nakikita. Parang ganun yung pagkakaalala ko . Kasi parang outside Canada ata si Tito nag-work. Para, tapos si Tita nga, ganun, pag ganun-ganun sila. Tapos may dala pa silang mga anak. Kaya struggle din talaga. Kaya ngayon, yun, ano na lang sila ngayon, high na high na lang sila. Talagang ini-enjoy na lang nila talaga yung buhay nila, guys. Kung saan-saan sila pumupunta, mamasal sa Pilipinas. Yeah. So, ganun yung ginagawa nila. Ito si Zion ang kulit. Asan ba yung dede? O yan. Lahat, iabot mo kay Zion . Yun nga guys, no? Kaya nga kami rin ni Emma. Sabi rin naman namin, hindi rin naman kami talaga mag-i-stay dito. Kumbaga, masettle lang namin lahat. Masettle namin kay Zion. Maging okay si Zion, then uwi rin kami Pilipinas. Hindi naman kami habang buhay dito sa Canada. Tsaka hindi namin habang buhay gusto magganito na weather, yung magsushovel ako. Ay, nako, mahirap talaga guys, sobrang hirap. Kumbaga, kaya naman, pero syempre yung, alam mo yun, dagdag trabaho, lalabas ka, maglalagay ka ng sandamakmak na patong ng damit. Kaya kami ini-enjoy lang din talaga namin ni Emma yung bawat oras dito sa Canada. Kasi ganun talaga . Kapag hindi mo i-enjoy, mas lalo kang mamublema dito, mas lalo kang malulungkot . Kaya kami, in-enjoy na lang namin. Ganun talaga . Kumbaga, bago umpisa pa lang naman, talagang pinag-aralan namin ni Emma dito sa Calgary nga. Talagang malamig talaga. Kumbaga, kasama na yun sa ano namin, sa plan namin. Talagang magsushovel at magsushovel talaga tayo. Yan. Buti na nga lang din talaga guys, itong part lang na to, yung sa harap lang namin at saka yung doon lang. Hindi ka tulad ng iba, talagang halos pag may bahay ka talaga, kasi buong bahay talaga, yung palibot nun, lilinisin mo. Ayan, so yun guys, no, kaya sabi ko nga sa inyo, hindi naman kami habang buhay talaga ni Emma dito sa Canada.
Basta, masettle lang namin lahat. Maayos namin yung pamumuhay namin dito. Especially kay Zion. Okay na kami. Uwi na rin kami Pilipinas. Kaya nga nakakaingit din guys, no? Kapag yung mga nakikita mong taong successful, no? Talagang ngayon, papaksarap na lang sila, no? Pero syempre, yung mga pinagdaanan dun, eh, iba din, syempre. Hindi naman natin alam kung ano yung mga pinagdaanan nila before, no? Alam natin na parang kung ano yung ginagawa natin ngayon, ganun din yung ginawa nila before. Kaya, ano lang yan, pasa-pasa lang ng experience yan, eh, no? Pero at least ngayon, no? Pahinga na lang tayo ng konti, then edit-edit lang ng mga previous vlog natin. Tapos ganun lang naman yung setup namin dito sa Canada ngayon. Tapos bukas, yan, ano tayo, off natin hanggang Saturday, then Sunday na ulit ng gabi ang balik natin. Yan, siguro ano lang kami, mamasyal lang kami ng konti. Hindi naman na siya kasi guys, katulad nung nakaraang linggo na sobrang lamig talaga na minus 45. Yun medyo mahirap lumabas yan. Pero ngayon, mga ganyan patak-patak lang ng snow, okay lang yan. Okay? So yun guys, I hope na lang yung JK sa vlog natin, ano? And yeah, see you in the next one. Peace.